Sa videong ito, pag-uusapan natin kung paano ayusin yung tabinging alignment ng ating rear fender or yung ating tapalodo sa likod at ng ating gulong. Kasama na rito kung ano yung dahilan kung bakit kailangan nating ayusin or ipantay ito. At syempre kung ano yung mga step by step na paraan para ayusin ang problemang ito. So lahat ng yan pagkatapos ng ating intro. So sa video nito itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung unang-una sa lahat, paano ba natin malalaman kung tabingi nga ba o hindi yung ating fender sa ating gulong? So ito, may tuturo akong hack sa inyo para malaman nyo kung tabingi talaga kasi baka sa paningin nyo, pantay siya sa paningin ng iba, hindi naman. So paano talaga natin mako-confirm na tabingi ba siya or pantay? So dito sa ating Honda Click, meron akong hacks na ituturo sa inyo. So kung nakikita nyo itong ating grab bar at meron siyang butas dito. Itong butas na to, gagamitin natin para sipatin itong logo ng ating motor. So ang gagawin natin, ipapantay natin yung ating manubela. So sa paraang diretso siya, hindi siya nakatabing ganyan, hindi siya tabing ganyan. Pantay lang natin. So pwede natin tignan sa harap kung pantay siya. So yan, ang importante, pantayin natin. So yan, dito madali naman natin masipat kung nakadiretso na yung manubela. So next natin, tatandaan itong logo na to, itong Honda. So yung Honda na yan, ang sisipatin natin dito sa butas ng ating grab bar. So after nyan, punta tayo dito sa likod at dahan-dahan nating sipatin yung logo. So yun yung logo guys ha. Pupunta tayo dito sa butas. Ayan, nasipat na natin yung logo. Next natin sipatin yung fender at gulong. So dapat hindi mag-disalign yung logo at yung butas ng grab bar natin. Next natin tignan itong fender at gulong. So kung makikita nyo, hindi naka-align yung gulong ko at fender. So dito kasi sa ating gulong, may linya na siya sa gitna eh. So mas mahirap para sa iba na walang linya or gap yung gitna ng inyong gulong. Pero pwede nyo naman markahan muna. Yung ating fender, meron ng marka yan na linya sa gitna. So madali kong makita kung naka-align ba yung aking gulong sa aking fender. So yon, tignan mo yung butas na yung grab bar, sipatin mo yung logo at next dito. At makikita mo na, mako-confirm mo kung tabingi nga ba ang iyong fender sa iyong gulong. So kung pantay yan, naka-align yan, good siya. Wala kang kailangang i-adjust. Pero kung hindi naka-align yung linya ng iyong fender at ng iyong gulong, may kailangan tayong i-adjust para maayos ito. So bago tayo mag-adjust, pag-usapan muna natin kung bakit nga ba natin kailangan pang ipantay or i-align yung ating fender sa gulong. May mga pangit bang mangyayari sa atin or magandang mangyayari kapag naka-align yan or hindi naka-align. So pag-usapan natin yung advantage ng pagkakaroon ng pantay na fender at ng gulong. So unang advantage natin is yung looks. So kung titignan kasi natin yung fender at gulong na naka-align sila, is maganda siyang tignan lalo na kung nasa likurang part ka ng motorcycle na yon. Kapag tinitignan natin siya, napaka-goods nilang tignan, napaka-smooth tignan. So kahit kasi hindi rider, kapag nakita yung motor mo yung part na likuran tapos tabingi yan, mapapansin niya yan. So ayun, kagandahan talaga kapag pantay yung palodo natin sa gulong, tayo as a rider, satisfied tayo sa itsura ng motor natin. Pangalawang advantage naman po or kagandahan ng may pantay na alignment ng fender at ng gulong is makukuha natin yung buong potential hanggang sa pinakatip ng fender na masala or maharang yung mga dumi na nanggagaling sa gulong natin. So, kapag kasi medyo tabingi itong fender natin, medyo parang nakalhis din siya sa pagsala ng mga dumi. So, may possibility din na yung mga dumi na dapat sa papunta sa fender is papunta siya sa backride natin, paakyat, or papunta sa kung saan man. So, hindi nakuha yung buong potential ng fender na maharang yung mga dumi. So, yun din yung importansya kung bakit kailangan natin ipantay yung fender. So, kung napatunayan man natin sa pamamagitan ng pagsipat, yung hacks na tinuro ko sa inyo na tabingi po yung ating fender,
May magagawa ba tayo para ayusin to, para ipantay to? Ang sagot po dyan is opo. At ang maganda dito is pwede nating siyang i-DIY at hindi na dalhin sa kasa or sa kung ano man. At hindi na tayo magpapalit ng pyesa. Ang gagawin lang natin, magkakalag or magtatanggal ng mga tornilyo, may adjust ng konti at may babalik natin to. So ito, tuturo ko na sa inyo yung step by step kung paano ipantay yung ating fender sa ating gulong. So yung first step po natin is tatanggalin lang po muna natin yung cover dito sa ilalim. Meron po tayong makikita tornilyo dito na isa. Meron dito sa part ng ilalim, dalawa yan, so bali tatlo. Gagamit lang tayo ng Phillips screw. So pagkatapos natin natanggal itong tatlong tornilyo natin, pwede na natin matanggal itong part na to ng cover. So yan, dito sa ilalim. So para matanggal po yan, huhugutin po natin siya palabas. Pwede natin hawakan dito, itong parang pakpak. Tapos, hugutin po natin palabas. So yan, makikita nyo, lumalabas po yung part na yon para bumaba siya. Ayan, kung makikita nyo, natanggal na po. So kapag nahugot na po natin, may bababa natin ng konti, tapos hilain lang natin. At matatanggal na po natin itong part na to. So after nyan, linisin lang natin itong cover na to bago natin ibalik. So before tayo magpatuloy, may dalawang procedure tayong pwedeng gawin. So pwede natin gawin yung procedure 1 or yung procedure 2. Depende sa kung ano yung mag-work sa inyo, kasi depende yan kung mas mabisa sa inyo yung isa or yung isa. Yung unang procedure kasi is gagalawin natin itong pinakabakal. So basically may gagalawin lang tayong tornilyo sa ilalim para mag-adjust to. So kapag naggumalaw na itong bakal na to, gagalaw na itong buong fender at baka mapantay na natin yung ating fender sa ating gulong. So kapag gumana sa inyo yon, goods na kayo. Pero kung hindi, gagawin natin yung pangalawang procedure. Yung pangalawang procedure naman guys, gagalawin lang natin itong pinaka-back part ng fender. So ito hindi nagagalaw to, ito lang yung gagalaw. So sa ganung paraan, magagalaw natin to, mapapantay na natin yung ating fender sa ating gulong. So maybe po, yung procedure 1, yung sa bakal, gumana sa inyo. Pero kung hindi gumana sa inyo, pwede nyong gawin yung second procedure. Tapos, kung sakali naman, pwede nyong unahin yung second procedure natin, which is ito. Tapos, kung hindi gumana, next nyo to. So, ang sinasabi ko dito guys, sa dalawang procedure natin, pwede nyo pong unahin yung first procedure or yung second procedure. So, baka po kasi mag-work sa inyo, alinman sa procedure na yan. Pero kung hindi man po gumana yung isang procedure na ginawa nyo, dun po natin gagawin yung another procedure. So, bali dalawang procedure po yung gagawin natin kung sakali or isang procedure man po. So, unahin ko na pong ituro sa inyo yung first procedure, which is itong bakal yung gagalawin natin. So, ulitin ko lang po, ito yung status natin, tinitignan natin, sinisipat natin logo at hindi pantay. So, yan, gawin natin first procedure at tignan natin kung may pagbabagong mangyayari. So, gagamit tayo pala ng 10mm socket wrench, guys. Ayan, kasi ito yung babaklasin natin. Ito, isa, dalawa, tatlo. So, tatlo yan. Ayan, para mas malinaw nyo makita. Dalawa dito, tapos merong isa dito. So, mamaya din, linisin natin yan pag naayos natin. Kasi, nagkukosya ng kalawang katulad nito. So, baklasin muna natin yan, guys. Actually, hindi natin siya babaklasin. Luluwagan lang natin. So, hindi kasi natin siya kailangan tanggalin kasi i-adjust lang naman natin. Kapag naluwagan na natin yan, ayan, luwagan lang natin. Kapag kasi naluwagan na natin yan, magagalaw na natin yung bakal. At magkakaroon na tayo ng pagbabago sa fender natin. So siguro kalahati lang hanggang sa ma-adjust lang natin or maluwagan lang natin ang bahagya. Hindi natin siya kailangang tanggalin ng buo. So yan, kapag naramdaman yung medyo maluwag na, makikita nyo, nagagalaw na natin to. Ayun o, maluwag na. So kung mapapansin nyo, mamumove natin siya pa left, mamumove natin siya pa right. So yan, pwedeng ganyan,
pwedeng paganyan. So, depende sa kung saan papunta yung fender nyo. Kasi yung akin, guys, may kita nyo, medyo nakapakaliwa yung ating fender. So, mumove ko siya pa kanan, syempre. Ayan. Kung may kita nyo, nagbago, diba? Ayan. Kapag na-move nyo na sa direction na gusto nyo, higpitan lang natin. So, ayan. Ayan. Minove ko siya pa kanan. Higpitan lang natin siya. So, bali yan, hinigpitan na natin siya. Tapos, minove natin ito pa kanan. Tignan natin kung pantay na siya sa pamagitan ng pagsipat natin. Ayan na. Sipatin natin yung logo. Tapos, tignan natin kung nagpantay na siya. Kung makikita nyo, guys, pantay na siya, oh. Pantay na siya. Medyo nag-align na yung guhit ng gulong dun sa linya ng fender. So, sa akin, guys, gumana yung isang procedure which is gagalawin. Yung procedure 1 natin which is gagalawin itong pinakabakal natin. Minove ko lang siya, gumana. So kung hindi man gumana sa inyo yung procedure number 1 natin, gagalawin yung bakal doon. Tuturo ko pa rin syempre yung procedure number 2 natin. So kagaya na sabi ko kanina, procedure number 2, itong fender lang na to, part na to ng fender yung gagalaw. So para ma-adjust natin to, sa likod ng reflectorizer natin na to, nandito yung mga nut na tatanggalin natin or luluwagan natin. So para matanggal itong reflectorizer muna at masipat natin yung nut na i-adjust natin, kailangan natin itong tanggalin. So para matanggal natin itong reflectorizer na to, kailangan natin buksan yung nut doon sa loob. Ayun. Ayun, nakatago. So, dahil may nakaharang dito, kailangan unahin muna natin tanggalin ito. Ito, simple lang naman tanggalin itong part na to ng wiring. So, para matanggal itong part na to, basically, kailangan lang natin siyang iangat. So, dahil itong bakal na to, may part na nakalock siya doon, may kailangan lang tayong pindutin, which is itong pinakatuktok ng plastic na part. Pindutin lang natin yan, sabay natin pihitin or i-push pataas itong ano na to, wiring part. So yan, pag na-push na natin, aangat na yan. So kung makikita nyo kasi, may butas siya dun, may lock. Kaya kailangan natin pindutin itong part na to. Kasi kung hindi nyo ipupush to, kahit anong angat-angat nyo dyan, hindi talaga matatanggal to. So yung iba, hindi talaga tinuturo yung part na yon na sinabi ko. So yan, nasipat na natin itong ano natin dito, nut natin. So ito, ang size nito is 8mm. At tatanggalin natin yan ng buo para matanggal yung reflectorizer natin. 8mm socket wrench. So yan, pasok lang natin yan. So ayan, natanggal na natin siya. Ito yung nut niya. Tignan natin sa labas. So yan, pagtanggal nga natin, ayan siya. So tanggalin ko na para makita nyo. Pumasok, guys. Ito siya. Kita nyo, kalawangan ng reflectorizer natin, tatanggal na natin yan. Ayan o. Magkikita na natin to. So yan, baka hindi nyo napansin ha. Pagtanggal natin, bubungad sa inyo itong dalawang 10mm bolt natin. So yan yung magiging key para magawa yung pangalawang procedure natin at maipantay or mai-adjust itong fender na to, part na to ng fender. So, dito sa procedure na to, kailangan natin pwersahin yung fender natin bago natin siya higpitan. So, sa ganung paraan, maipapantay na natin yung ating fender at maa-align na siya sa ating gulong. So, tayo, dahil okay na tayo sa unang procedure, no need na na i-adjust pa natin to. So, yan. Balik lang natin. Tapos, kapag nasiguro nyo na na pantay na yung inyong mga fender at nag-align na siya, guys, nag-align na. So, tingnan lang ulit natin kung nag-align na. Baka nag-alaw. Ayun, kung makikita nyo, ayun, pinantay ko yung manibela, kaya yung basis natin kailangan nakapantay yung manibela para pag sinipat natin yung logo, pantay na pantay. Ayan. Tapos, makikita natin dito, pantay siya, oh, yung linya na to sa gitna. Dire-diretso siya hanggang sa gulong. So, pantay na pantay.
At kapag okay na lahat at nalinis na natin, kung paano natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. So, ito na yung final output natin. Kung makikita nyo naman, pantay na yung fender natin sa ating gulong. Lagi nyo lang tatandaan na kapag nasa ayos yung lahat, mas maganda siya tignan. Ayun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang tabinging fender. Bye-bye!